guys, welcome back to another video. So for today's video, ay i-share ko naman sa inyo yung mga papers na ginamit ko noong ako ay gumagawa ng invitation. At sure ako na gagamitin ko ulit kapag ako ay gagawa na ulit ng mga invitation. So pwede ninyong itong i-consider or pwede na ito yung mga gamitin din ninyo or hanapin ninyo kapag gusto ninyo yung mga ganitong papers para sa inyong invitation. So magpapakita din ako ng mga samples kung ano nga ba or saan ko nga ba ginamit itong mga papers nito para magkaroon din kayo ng idea kung ano din yung mga pwede ninyong gamitin para sa inyong invitation. So, una, i-start ko sa pinaka-common, which is ang photo paper. Ayan. So, ito, meron akong dalawang klase ng photo paper dito. Ito, itong photo paper na ito, wala siyang brand. And glossy yung sa harap, pero yung sa likod, hindi siya glossy. So, ganito naman yung kanyang itsura. So, pakita ko sa inyo yung itsura niya. Ayan. Mapapansin ninyo, glossy yung sa harap, pero yung sa likod, hindi siya glossy. Ayan. Matte lang siya. So, ito, pwede din ninyo itong i-consider kapag kayo ang gagawa ng inyong invitation. So, pwede ito yung bilhin ninyo. Binili ko lang din ito sa Shopee. So, ito yung one-sided na glossy na photo paper. And, meron din ako dito nung double-sided na glossy. So, mapapansin ninyo, glossy siya dito sa harap at glossy din siya dito sa likod. At, ito naman yung pinagkuhanan ko nitong photo paper. So, Puff brand siya. So, binili ko lang din ito sa Shopee and 200 GSM. So, depende na lang siguro sa inyo kung ilang GSM yung gusto ninyong gamitin para sa inyong invitation. So, magkakaiba naman ng GSM yan or kapal. Depende na lang siguro sa inyo. And depende na lang din siguro sa printer or sa kaya ng printer ninyo. Kung kaya niya bang kainin or kaya niyang mag-print sa mga mas makakapal, which is mas better. Ayan, so pwede ito yung i-consider ninyo kapag kayo ang gagawa na yung invitation, ang photo paper, which is ito talaga yung pinaka-common na pinagpiprintan ng mga invitation. So, mapapakita ko sa inyo ng sample. Ito. Mapapansin ninyo, ito, nag-print or sample ko ito para dun sa double-sided na photo paper. Double-sided glossy na photo paper. So, kung mapapansin ninyo, glossy siya dito sa harap at glossy siya dyan sa likod. Ayan. So, pwede ninyo i-consider ito. Itong walang brand. Pwede din naman itong walang brand. Okay din naman. Pero, hindi siya glossy sa likod. At ito namang isa na glossy, double-sided glossy or double-sided glossy na photo paper. Ayan. So, pwede ninyong i-consider ito kapag gagawa kayo ng inyong invitation. Next naman ay ang matte or ang hard coupon or hard bond paper. So, ito matte lang ito. So, ito pwede ninyong or pwede kayo maghanap ng ganitong brand dahil madaming klase ng brand or yeah, madaming klase ng brand na pwede ninyong pagpilian. Kung matte ang gusto ninyo, so meron ganitong brand, meron ding ganito, and meron ding ganitong brand. Pero white siya. Ayan. At ito naman ay color white as in white na white ito. Papakita ko sa inyo, ganito naman siya, as in matte siya, wala siyang glossy, at ito ay, ang kapal nito ay 230 GSM, so medyo makapal siya. Ayan, ganyan yung kanyang itsura, so pwede din ninyo ito i-consider para sa inyong invitation, which is yung matte. So ayan, hindi siya glossy, matte siya sa harap at sa likod. And magpapakita ko sa inyo ng sample ng invitation na pinagamitan ko nitong matte na paper na ito. So, ito, reject ko ito noon at ito yung sample ko na pinagawan ko or pinagamitan ko nitong matte na paper nito, which is ito. Para siya sa kambal na magbibinyag. So, ganyan yung itsura niya. Ayan, diba ang ganda din? So, kung mapapansin ninyo, ayan, white siya and then matte siya dyan sa likod. Ganon din sa harap. Maganda lang kasi yung pagkaka-print, kaya maganda yung pagkakagawa. Ayan. And of course, maganda yung layout, di ba? Mapapansin ninyo. So, kung halimbawa kambal yung anak mo, pwede mo i-consider yung ganitong layout. Ayan, ang ganda. Tadaan! So, ayun. Ito yung pinagamitan ko nitong matte na paper. So, pwedeng ganito din yung mga gamitin ninyo para sa mga binyag, ganyan sa first birthday or seventh birthday. Sobrang ganda na nito. So, pwede din ninyo itong i-consider para sa inyong invitation. Next naman ay pupunta din tayo sa matte ulit. Pero, ito ay color pale cream. So, pwede din ninyo ito i-consider. Ayan. Ito naman yung brand na ginamit ko noon. Mapapansin nyo, ayan o. Pale cream. Sana mabasa ninyo. Pale cream and then 8.5 by 13 ang kanyang size at 200 GSM ang gamit ko noon. Ayan, so ito yung brand. Kung mapapansin ninyo, ayan o,
parang off-white siya na cream, na parang may pagka-dirty white, something na ganun. So, kung i-compare natin sa white, ayan yung kulay niya. Parang yellowish siya. Ayan. So, ito, ginamit ko din ito sa invitation na ginagawa ko noon, which is yung wedding invitation. Ginamit ko din ito sa wedding invitation, so pwede din. And then, ginamit ko din ito sa dibu, and of course, sa, ano ba ito, mga na-sample ko dito, binyag, or birthday. So, ipapakita ko din sa inyo yung mga samples ko, kung saan ko ginamit yung ganitong invitation. So, una, ito, ginamit ko siya, ayan o, sa 18th birthday, which is sobrang ganda din. Ayan. And then, meron din ako ditong panglalaki at pangbabae. So, itong mga reject ko itong mga ito noon. Mapapansin ninyo, hindi tama yung pagkakaprint ko sa envelope. Ayan. So, may mga instances talaga na ganyan na magkakaroon tayo ng errors kapag sa printing, ganyan. So, ito naman yung sample ko doon sa matte paper na parang cream siya na color. So, ito naman yung aking sample. Si Dora. And then, ganun din yung kanyang style. Pa-open siyang ganyan. Ayan. Diba ang ganda? Oh. Saan ka ba makakahanap ng ganitong invitation na kaganda? Diba? Kapag kau yung gagawa na yung invitation, kaya-kaya ba din gumawa niyan? Then, meron din ako ditong panglalaki, which is yung cars. Ayan. Tapos, ganito yung ginawa ko. Ayan. Oh, diba? Ang ganda. Sobrang ganda. As in. So, ito yung mga pwede ninyong pagganitan kapag ganito naman yung gusto ninyo na paper. Ayan. So, pale cream or parang yellowish siya na parang dirty white, off-white, something na ganun yung kulay niya. And pwedeng ito yung brand na gamitin ninyo. Siguro, maraming mga brands na ganito, meron silang ganito. Pero, ito kasi yung merong or ito kasi yung available na brand doon sa pinagbibilhan ko. Okay? And then, next ay magpapakita naman ako sa inyo, though hindi ko siya ginamit for printing, eto siya, parang craft paper siya, or browned, or pwede ninyo itong gamitin para sa rustic, or vintage ng mga invitation. So, ito naman yung itsura niya, medyo manipis lang, hindi naman siya ganun kakapal, siguro mga nasa ano to, nasa 180, or basta something na mas manipis sa 200 na GSM, ayan. And ang pinaggamitan ko nito ay ito naman. So, kilat ko siya na ganito. And then, idinikit ko naman yung ganitong invitation para ganyan yung kanyang background. And magkaroon siya ng brown na lining. Ayan, di ba? Ang ganda. So, ayan, pwede din ninyo i-consider ito kapag gusto ninyo ng ganitong invitation. Pwede ninyo i-consider na bumili ng ganito para idikit ninyo dito yung inyong invitation. Ayan, di ba? Ang ganda. Ito siguro, isa din ito sa common kung pang binyag, pang first birthday or 7th birthday, which is coupon mismo, na 70 GSM. Oo. Ito ay 70 GSM na long coupon. As in, coupon lang siya. Ayan, manipis siya. And ito yung ginagamit kong brand. Kasi ang ganda ng brand na ito. And ang pinagamitan ko naman nito is yung ganitong invitation. So, kung mapapansin ninyo, ito, nakita nyo na ito sa mga videos ko or isa sa mga video ko na kung paano siya gawin. So, sana kung gusto din ninyo ng ganitong invitation, sundan nyo na lang yung video na yun. And ito, para ito sa kambal. So, ang ginamit ko dito na paper is ito lang talaga. And then, yung layout, of course, maganda yung pagkakalayout kaya gumanda yung invitation. And of course, yung sa printing, di ba ang ganda? Ayan. So, paper lang yung ginamit ko dito. And, of course, meron siyang cardboard sa loob. Ayan. Oh, diba? Couple lang yun, pero ang ganda, diba? Oh. Andun yung godparents. Dito yung godparents. May picture dyan. Tapos yung ibang details. Tapos picture nilang dalawa. Magkaiba ito. Ito, ibang pangalan niya. Iba din ito. So, kambal silang dalawa. Ayan, oh. Diba ang ganda? So, yun. Ito yung ginamit ko dito. Coupon lang talaga siya. As in, coupon. Ito. So, pwede din ninyong i-consider ito kung gusto ninyong gumawa ng mga ganitong invitation. Just make sure na kapag ito yung gagamitin ninyo, dapat meron kayong cardboard or ang purpose talaga ng coupon para sa invitation ay pang cover. Ayan. So, pwedeng ganito yung gagawin ninyong invitation. So, next naman ay mag-share ako sa inyo ng mga pwede siyang pagprintan. Pero, mas prefer ko siya na pang-cover. Oo.
mas prefer ko siya na pang cover na po pwedeng gamitin ninyo na ganito pang cover or yung mga ganito pang cover siya kasi medyo hard siya. Pero pwede din naman na pag-printan. Kung gusto ninyo na mag-print sa ganitong mga paper, so meron akong mga samples dito na ginamit ko noon. So una, papakita ko sa inyo ganito or ito yung brand niya. So ito ay color white. And then scented itong mga to, mabango siya. As in mabango. And then ito yung naman yung kanyang sample. So kung makikita ninyo, meron siyang detail diyan and then glittery siya. Saan na nakikita, ano? Ayan, meron siyang detail dyan na hindi ko alam kung anong klaseng detail ito. Parang pa-twirl-twirl siya. Ayan, sana nakikita ninyo. So, ito, pwede naman kayong mag-print dito. Kaso nga lang, siguro mababago yung ibang color dahil dun sa glitter. So, yun lang naman siguro yung advantage yung nakikita ko. Kasi white naman ito, so wala namang mababago doon sa color. Yun nga lang siguro magkakaroon lang siya ng effect dun sa ibang color dahil glitter ito. Tapos meron siyang mga detail dito sa loob na pwedeng mag-affect doon sa ating ipiprint na invitation or layout. So ayan, pwede din naman ito. Pero kung mapapansin ninyo ito, meron siyang detail dyan. Ayan, no? Pero wala siya sa likod. So pwede kayong mag-print din dito kung gusto ninyo ng glittery. Ayan, pwede din. Tapos ito na lang yung sa likod ninyo. Pwede din naman. And then, kung gusto ninyo ng scented, ang bango nito, as in, mabango siya. May mga scented na paper na pwede ninyong gamitin kung gusto ninyo ng may amoy yung inyong invitation. Next naman ay ito. So, meron akong ganitong ginamit noon. So, hindi ka lang kung available pa. Pero ang alam ko, itong mga pinapakita ko sa inyo is meron pa talaga sa market. So, ito naman ay, ang design niya is iris. So, ito naman ay iris. Ayan, kung makikita ninyo, iris siya. Tsaka, meron 210 na GSM. So, board type siya. So, ito naman, ganito naman yung kanyang detail. So, ganyan siya. Meron siyang guhit-guhit. Okay. And then, glittery din siya. May glitters din siya sa harap at sa likod. So, pwede din ninyo itong i-consider kung kayo ang gagawa ninyong invitation. So, ito yung kanyang brand or ito yung kanyang plastic. So, kapag nakakita kayo ng ganito, alam nyo na, makikita nyo na yung mga ganitong design. And of course, meron din ako dito na ganitong brand. And ito naman ay pure na glitters lang yung meron siya. Wala siyang ibang detail, kundi glitters lang talaga na back-to-back. Ayan, so makikita ninyo may mga kinang-kinang siya dyan. Ayan o, oh, ayan. So pwede din ninyo itong gamitin kapag kayo ay mag-print ng inyong invitation. Pero pwede din naman na gamitin ninyo ito na pang-cover sa inyong invitation. So ayan, natapos tayo sa white or mga light na color. So pwede naman tayong gumamit ng mga colored paper, depende siguro sa color motif ng ating event. So, pwede din ninyo i-consider yung mga meron ako dito. So, itong mga to, siguro konti lang yung meron ako dito kasi ito lang yung mga ginamit ko noon. And ito lang yung mga naiwan na meron ako dito. So, next ay ito naman. Meron siyang ganyan detailed. Ayun o. Parang dahon-dahon siya. And ito ay color, parang peach pink. Ayan, or pink. Siguro light lang dyan sa camera pero peach ang color nito. Or, mas pink pa siya kaysa nakikita ninyo. Ayan. And then, meron din ako dito. Ayan, makikita nyo, roses naman yung kanyang prints. At scented paper din ito. Ayan. So, pwede din ninyo itong gamitin. Next naman, ay ganito. Color, sky blue. So, kung mapapansin ninyo, ito pareho siya dito sa isang white ko. Ayan. Pareho siya ng detailed. And scented din itong mga paper na ito. Iba lang yung kulay nito. So, pwede din ninyo itong i-consider. And ito naman yung kanyang brand. So, pareho lang sila. Next ay ito. Hindi ko alam, wala yatang brand ito. Kasi doon ko lang siya binili sa isang store. And then, ganito naman yung kanyang detailed. Hindi, matte lang ito. Hindi siya glossy. Pero ganyan yung kanyang nickel. Sana nakikita niyo, no? Basta, ayan. Color blue naman ito. So, ito kasi motif ng friend ko. Ginawan ko siya ng invitation. And ito yung motif nila. So, ito yung ginamit ko na paper nila. So, magpapakita naman ako sa inyo ng mga samples na invitation kung saan natin pwedeng gamitin yung mga light color or itong mga
ganitong paper, yung mga colored, yung mga white. Ayan, ang daming papers dito. So, magpapakita ko sa inyo ng mga samples ng invitation. So, pwede ninyong gamitin ninyo yun, or pwede ninyong gamitin yung mga papers na yun sa ganitong invitation. Ayan, pwede yun ang gamitin ninyo as a cover. Ayan, pwede ninyong gamitin tulad nito, or mga ganitong style ng invitation. Ayan. So, ito na ipakita ko na sa inyo sa isang video kung paano siya gawin. So, kung gusto ninyo ng ganitong invitation, pwede ninyong sundan yung video na yun. So, ipapakita ko sa inyo yung style nitong invitation na ito. Ito ay pang civil wedding. So, ganito yung ginawa ko sa kanila. So, tanggalin lang natin yung ribbon. Ayan, ganyan. Tapos, pagbubuksan siya, ganito. And then, naka-insert dito yung mga ibang details. Ayan. So, kung gusto din ninyo ng ganitong invitation, pwede ninyong sundan yung ginawa ko kung paano siya gawin. And then, ayun, pareho lang siya dito. Magkaiba lang ng style. So, ayun, pwede ninyong gamitin yung mga papers na yun para sa ganitong invitation. Next naman ay yung mga soft na invitation or yung mga manimipis na invitation, which is siguro mga nasa 70 GSM ito. So, magpapakita din ako sa inyo ng mga samples. And meron ako ditong ilan. So, una ay ito. Kung makikita ninyo, Butterfly. Ayan. Ganito naman yung kanyang brand. And ganito yung kanyang design. Ito ay color white. Meron ako ditong color pink. And, yung sample ko naman, ganito. Yung kanyang itsura. Ayan. May mga moon. So, yun, medyo na-entrap tayo at hindi ko na matandaan kung saan ako nahinto. Though, ang natatandaan ko, pinapakita ko sa inyo yung mga ganitong paper. So, hindi ko na alam kung saan ako natapos. So, ipakita ko na lang ulit sa inyo. So, ito. Meron akong ganitong design, yung butterfly. Sa tingin ko naman, naipakita ko na yan sa inyo. And then next ay ang moon. So, ganito naman siya. Ay, ito. Ito pala. So, ito naman siya. Pareho lang siya doon sa isa. Iba nga lang yung design. Makikita ninyo, may mga moon. And then next ay pareho itong glittery. And then, yung isa is maroon or red or oo, maroon or red. And then, yung isa naman is red-pink. So, pakita ko na lang sa inyo ng ganito. So, makikita ninyo yung difference. Ayan. And, kung gusto ninyo ng ganitong kulay, ito, ito. Ito naman yung brand na pinabilhan ko. Ayan. Hindi ko alam kung magkano na ito. Nasa 32.75. Baliktad pala. Baliktad pala, so Global Specialty Papers, Paris Pink ang kanyang kulay na 80 GSM. So, ito siya. So, kung gusto niyo ng ganito. And, meron ako ganitong kulay naman at ito naman yung kanyang brand, Starbust. At ang presyo nito ay nasa 35.75 at ito ay 120 GSM. So, mas makapal ito compared dun sa una. Ayan. So, papakita ko naman sa inyo kung saan ko ginamit yung mga ganitong paper. So, mostly sa mga ganitong paper, yung mga manimipis na paper, ginagamit ko sila para sa ganitong invitation. Yun ang ginamit ko dito sa cover na ito. So, kung gusto ninyo ng ganitong invitation, meron din akong video dyan kung paano siya gawin. And kung paano din gawin yung nasa loob nito. Dahil sure ako, ang dami-daming may gusto ng, ano, ng ganitong invitation as in. And may mga nabasa ako na nagtatanong sila kung saan ko daw nakuha yung paper na yon or yung paper na ginamit ko dito sa harap. Which is, ito. Ito yung ginamit ko. And glittery siya. Tapos, ito yung kanyang brand. Ayan. So, pwede kayong maghanap ng ganito. And, pwede ninyong gamitin yon sa ganitong invitation. Ayan. Diba? Ang ganda. Ang dami may gusto ng ganitong invitation. O, diba? As in, nandyan na isa lang na invitation, pero nandyan na lahat. And, napaka-unique niya. Napaka-ganda. Napaka-elegant niyang tingnan. As in. So, ayun. And then, ito din yung isang sample ko. Para naman sa debut.
Ayan. So, ito naman, yung paper na ginamit ko dito is yung ito. Ayan. So, pwede ninyo gamitin itong ganitong paper sa ganitong invitation. Ayan. So, yun yung mga ginamit ko na papers nung ako ay gumagawa ng invitation noon. At sa tingin ko ay gagamitin ko ulit kapag gagawa ko ng mga invitation sa future. So, kung gusto ninyo ng mga ganitong papers or kung naghahanap kayo ng paper na pwede ninyo gamitin sa inyong invitation, pwede ninyo i-consider yung mga ganitong paper at pwede kayo maghanap ng mga ganitong paper para gamitin sa inyong invitation. So, ayan. Sana nakatulong ang video na ito para makapag-decide sa inyo or makapag-decide kayo kung ano nga ba yung mga papers na gusto ninyong gamitin para sa inyong invitation. And thank you so much for watching this video. So kung may mga request and suggestion kayo, mag-comment na kayo sa baba. Gagawa natin yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!